Pwede. Kaya nga, inaano nga ng reaction nga. Kaya nga sabi ko nga, wala akong inano dito. Kung mayroon reaction from the, ano, pwede mag-suggest. Ang latest yung nasa kanan, di ba? O yung kaliwa, yung kulay. Won. Won, lost. Won. Yung mga nanalo lang, kahit isang angat lang, pagpalit lang sa natalo. Ang 2020 lang, ha? Yung puro 2020 lang. So, sinong sabi mo? Si Kaindog at si Aton. Yeah, tingnan mo na, Kalindog. Lost. Ayan, pwede pagpalit lang yan. Si Kaindog po, si Aton, 5. Talo naman si, ano eh, si, sino ba to? Si Aton. Pwede. Oh, si Aton. Tapos ang pahibang 2020. Wala na, puro natalo. Hmm. Ano? Ito si Bison. Oh, si Bison nanalo kay Labalaman noon, February 2020. Pero o kahit ito, ingat lang natin. Hindi kasi ang problema nito ano, parang nasa 8 rounds lang yata 'yan eh. Kaya ganyan ata na nasa 11 na. Oo nga, oo tama. Yung pong laban nung Lakar, baka pwedeng paki-correct. October 2020 yata 'to. Baka 2019 po ito. Tama yan. Noted po. Note. Hindi kaya nga yun. Ito nga yun. Kailan po kaya? Kasi October yung nakalagay dito eh. Tama yan. Tama yan. Hindi, October to pare. October 2020. Oh. Nag-resume na po yan, Sir Ralph. Ah, okay, okay. Sige po. So ano, pagpapalitin, aton Kaindog. In reaction, kung wala na, di hindi papalitin. Ayaw po. Ano, pwede? Pagpalit lang natin o i-retain na lang natin? I-retain na lang. Kung walang gano'n, i-retain na lang yan. No, sige. Kung wala na mag-agree. Sige na, doon na tayo sa ano, light fly. Light fly. As is na itong ano, sa light fly, my recommendation because of SNET Domingo, meron siyang latest activity this December of 2020. Gagawin siyang number 3 in at si HP na siya magiging number 4. So, papalitin yung trend 4. Pwede. Kasi October 19 pa naman yung SP na siya. Kasi yung December 20, hindi nakasama nitong last rating. Kaya, so kaya ang mangyayari, si Domingo magiging number 3. Pwede, agree ako. Pwede. Yun lang ang changes na nakikita ko. Ngayon, sa, ano, from the, kung may recommendation kayo, you can, ano, adjust. Kenner, pakipalit mo yung dalawa na si Jesus Kenner sa saka Domingo. Thank you. Kenner, excuse me, meron daw gusto pumasok si Mr. Rato Jimenez, hindi makapasok. Kenner. Sige po, iyan ko na lang. Jesse. Oh. Agree ako doon, pakipalit natin Espinas Domingo. Yeah. Okay, sige. Noted, noted. 19, 19, 20. Sir. Sir Jimenez, si Mr. Jimenez, papasok daw, wala daw code. Hindi daw siya ng code, Sir Jimenez. Yung link lang po. Tapos, i-admit na lang po siya. I-click lang? Yes sir, yung link lang po. Tapos pagka na-enter na o na-join niya na po, may mag-a-admit po sa kanya dito po. Sige, tawagan po. Oh, wala na pong ano sa ano, sa light flyweight para ma-move na tayo sa another division. Sir JC,
Yung ano po? Manager, i-click lang ka, tapos i-admit lang din ka. Nahin mag-admit siya mo. Ha? Sir JC, mayor. Yes. Sino po? Yes. Kasi kung so, i-admit ka puno ka. Sir Vic, wait lang, meet lang muna kita ha. May kausap pong iba, Sir Vic eh. Hello. Sir JC, si kung isasama po ba yung kung isasama po yung latest ng March, si Jerry Francisco po may panalo. Nanalo po siya last March. Itong March. Sir JC, nakamute po kayo. Isasama na ba natin hanggang March? Paano yung mga meron pa tayong last ano? Ano chief, sasama na ba yung hanggang itong March 20? Isama na yung March, oh. Isang promotion na lang po yung hindi pa may include sa 27 po na kasi. Maglagay na lang ng note sa baba. Except for one promotion, ano. Kasi ano eh, kumbaga in principle nakapag-activity na sila eh. At saka hindi natin alam when will be the next meeting. Hindi regular yung meeting natin, yung ratings natin eh. So, Kenner, ano ka mo, Kenner? Sino ang merong latest sa ano activity dito sa... Ito po, yung naka-highlight po si Jerry Francisco, yung kung may dilaw. Jerry Francisco, number 10. Apo, number 10. Meron siyang latest activity. Meron po siya. Oh, February 2020. Kaya nga ito. Ah, okay. Kasi kaya ako hindi ginalaw kasi Jerry Francisco is ano eh. Nung nakaraan, ano siya, 11 eh. Tinaas ko lang. Kaya medyo hindi ko nakinuha na... tinas kay Ganosa kasi pero kung titingnan po natin yung laban ni Jerry Francisco ito po yung nakalaban niya Gerald Alvarez ito po ito Jerry Tabago 1-6 yun na nga eh retain pero retain na rin ano po ba to 10 rounder na po ba to 10 rounder na to parang 8 rounds na sila tayan. Pwede sa rule natin, at least kung nakapanalo ka ng 8 rounds to 8 rounds, midday 10 rounds. No? So, pakitingin na lang. 6 lang po yung huling laban niya. Hindi pa nakakalaban ng 10. 10 rounds. Wala pa po. Ay, merong isa. Okay. May dalawang panalo siya na 8 rounds, Kenner. Apo, may 10 rounds na rin po siya. Ito po. Okay, may 10 rounds siya, pero may dalawang panalo ba siyang 8 rounds? Meron na po. Meron na po. May 10 professional fights na siya. Lagpas na ng 10, ano? At least 10. Pwede siguro nating hiyangat Sir JC para mabigyan naman ng credit yung activity niya. Hindi taka ko pwede kasi pala hindi kasi pala ito hindi kasama yung March. Oh, 10 rounder na kasi. Hiyangat na lang natin kahit dalawa. O kung saan po pwede yung mga inactive naman. Taas na lang siguro muna ng isa. Oo. Oh. Pwede. Isa o dalawa. Kung saan siya po pwede. Kasi yung Beach Paras, medyo maganda-ganda record pa nito eh. Yeah. Para mabigyan lang ng credit yung laban niya. Gawin natin number 9. Sige, okay. Kung okay sa kanila, ako okay ako doon. At least maangat lang. Oh. Thank you, Kenner, for the ano. So, pagpalitin po si Francisco kay Ganosa.
Si Francisco magiging 9, then si Ganosa magiging 10. May tanong din ako dito, Sir JC, itong Esnet Domingo, under pa ba ito kay Michael Ardiger? Akala ko nagtanggal na ng mga ano. Hindi ko alam. Hindi, basta yan lang ang baka yung latest lang ano doon sa dating ligawa na. Hindi, di ba? Ayun. Tanggalin na natin siguro yung mare. Baka lang hindi na edit pa yan. Oo, na hindi lang na-edit out to. Tsaka anyway, ano lang naman ito yung kumbaga sa ano, yung tentative net is basically... Oo, tentative. Kung iyakan sa atin lang naman yan. Oo. So, okay na po yung ano, light flyweight? Pwede na, ayos na. Wala na ako nakikita. Oo. Oh. Move na tayo sa kwan, sa flyweight. These are, ano, itong mga magkakaroon ngayon talaga ng changes sa flyweight. Ang champion natin ngayon ay si Ligas. So, yung number one natin ay medyo alisin natin si Ligas because champion. Then, yung from 2 to 50 natin, i-adjust lang natin. Tataas. Pali si Peñalos ang magiging number 1. JC, excuse me lang. Excuse me, no? Na-address pa yung kay, ano, kay Mr. Rafi Jimenez. Pumapasok siya ngayon eh. Nagtatry pumasok. Joanna, please pakicontact si, ano, kay Mr. Paklar kasi yung Boxer Paklar ang kanyang concern eh. Tawagan na lang. Concern niya is ma... Tawagan si Rafi Tuluan. May pasok sa taas. Hindi yata na-address yun. Saan po ba si ano, Paklar? Sa katatapos lang na division. Pupunta po dito sa ano? Sa mataas sa flyweight? Nasa light flyweight si... Paklar. Saan mag-move? Sa flyweight. Teka lang. Number 11 siya sa light flyweight eh. Ang request nila is either supply weight or superfly. Supply weight po, tama-tama, kasi may champion tayo. May bakante siguro dito. Ayun, yun. Pwede siguro. Pwede pang matawag. Dali lang, ha? Joan, ano nandiyan ka ba? Kanina po si Mr. Kabalong. Si Mr. Jimenez, eh. Oh, tsaka, kaya po na po si... Opo. Tawagan mo na lang sa phone. Nasa office ka ba ngayon? Wala po, sarado disinfection po ngayon, di ba po? Oo nga pala. Si Mr. Kabalog na lang, Chip. Ano po? Please. Pumapasok si Mr. Rafi Jimenez, Boss Vic. Hindi siya makapasok. Ayan, nakapasok na. Ah, nakapasok na. Ayan, nakapasok na. Okay, Rafi, okay. Good morning. Sir Rafi. Rafi, nakamit. Yes, sir. Morning. Ay, sorry, medyo katagalan ka makapasok. Welcome. Nandito na tayo. Pakiano lang, state lang ng request ninyo. Yes, sir. Yung kay regarding po kay Gerald Paklar, pwede pong ilipat sa 112 o kaya 115, sir? Okay. Kasi yung, hindi na niya kaya kasi yung last laro niya, 2019, 115 na yun, sir. Eh. Lalo na ngayon, pandemic. Hindi na kaya yung 108. Okay, hello Mr. Jimenez. Yes, sir. Sa ngayon po, pwedeng mai-transfer sa flyweight. Kasi pwede po rin, dito sir. Kasi po dito sa flyweight natin, medyo magkakaroon ng changes sa ratings kasi meron na po tayong champion. Si Bienvenido Ligas. Yes, sir. So, bali po itong 150 natin is magiging hanggang 140 na lang. 14. So, Paklar is number 11 sa light fly. Yes, sir. Tingnan natin kung saan siya pwedeng ano, sa flyweight. Ano ba record niya? 15-4-3, no? Yes, sir. 15-4-3, oo. Maganda rin naman pala record. Baka pwedeng itaas. Tin. Sarado nito.
11. Tek, kanina. Sulaw ba kanina? Saan natin pwedeng ilagay siya? Sa 15, sir. 15? Puno na ba? Hindi, magkukulang nga eh. Magiging bali 40 na lang ito eh, kasi si Ligas magiging champion na eh. Kasi introduce daw, manager. Ah, sige, okay na. Eh, anong ratings niya, anong number, kung sakali, ano? Eh, suggestion sa inyo. Meron bang recent activity? Wala, sir. Ang ano niya, puro 2019 pa po. Well, pwede mababa. Siguro sa ano, Sir JC, baka pwede sa number 12. Okay na yan kay Sir Rafi, basta maglipat ng weight. Oo, oh, sir, kasi may laban kasi sir, siya sir eh. Okay naman, basta rated. So, lagay natin si Kim, Arnold, number 12. Oo, oh, tingnan mo po. Kasi 2019 naman lahat yung activity ng iba. Oh, tsaka yung isang lumaban ng Mark na talo. Oo. Oh. Pwede. Okay. Thank you. Sir Jace. Sir Jace, number 10. Ha? Wow. 12-0 siya, no, mama. So, Gerald Taklar. Kailan paki-note, Gerald Baclar is number 12. Tapos down the line mo na lang. JC, ay, tignan nyo rin, JC, tignan nyo rin yung, ano, yung activity ng mga malalaktawan niya. Para meron tayong basihan din ng ano. Sino yung 13, 14, 15? Boris, Abne, Onggokan, saka si Jokos. Mas maganda yung record. Oy, yung ano, yung Davao office, Joanna, pakitawagan. I don't know why they're not here. Okay po, okay. Pati yung CDO. Bakulod, nandito eh. Apo, Cebu and Davao office. Doon maraming activity. Dapat nandito sila. Apo. Kasama po sila sa invited sa email po. Baka hindi pa lang ko nabubuklad. Pa-follow up ko na lang po. Message nyo na. Konti na lang nag-i-email ngayon eh. Sir, kahapon sir, inano ko po siya. No? Nag-message po kay Madam Arlene. Nasabi na banggit ko rin po na kung pwedeng ma-invite si... Joanna, call na lang. Minsan kasi, ano eh, we need okay to po, call okay Cebu po. And Davao. They have to be here kasi may mga activity sa area nila eh. Like for example, yung kay Rafi, pwedeng CDO office ang mag-bring up niyan eh. Please call the 3 offices, please. Bacolod, nandyan. Tambuanga, nandyan. Yung tatlong malalaking opisina, hindi masyadong ano. So, pang ilan na si ano? Final na yon, anong number? 11. 11. Hmm. Yung Boris, magiging 12. 13, 14, 15. Oh, baka may objection. Anong basis natin doon, JC? Ba't number Rush, 11? But... Ito, so, number 11 naman sa nung nakaraan eh. Ah, okay. Puro talo naman, Chief. Oo. Tsaka, Chief, ito nga, kumbaga sa ano nga, I'm not only the one na itong ano, recommendation ko, if anybody can, ano, pwedeng mag-object. Ano po ba ang proposal ni Mr. Rapi? ano niya po? Chief, okay, na, dyan, okay na po ba yan? Okay, Mr. Rapi. Sir. Okay na po, sir. Kahit ano po. Ayun. Wala pang 11, Jess. Si Paklar nga ang 11. Wala pa nga, oh. Anong wala?
wala pa oh. 10, 12 agad. Wala pang 11. Ano na? Nasa taas, sir. Nasa taas. Nasa taas. Hindi pa nakaka-range yan. Tingnan nyo lang yung number sa gilid. Sir Pao, wala pang ano, wala pang comments from those listening. Doon sa atin sa Facebook page again, paki-check baka meron sila. Kasi we want this as transparent as possible. Tin. So okay na po yung flyway. So si Mr. Paklar po being the number 11 dati, lilipat sa 11 same rating sa mas mataas ah. With 15 yung pababakante niya dun sa pinanggalingan niya. So okay na po yung flyway. Boss yung Boss Danny yung mababakantehan. Di ba lumipat? Yun na nga po kung sino po. Teka, sir. So, mababakante po. Magiging 40 na lang po, ano? Ang nasa, ang light flyweight natin ngayon. Eh, baka merong bagong mga lumaban na dapat ipasok. Meron ba? Sa region po, sa region, baka meron kayong pwedeng ano, i-recommend. Yun nga eh. Johanna, tinawagan mo na yung Davao. JC, okay, baka pwede lagay natin sa ano lang. Okay lang kay Mr. Rapi na kasunod siya ni Mr. Abne, April Abne. Kasi yung huling laban niya is June 11, 2011. Ah, tama ba? November 6 pala. November 6, 2019. Whereas, si Abne, yung huling laban niya, December 21, 2019. So, parang, para lang may, meron lang, ano, parang may continuity lang yung ating, ano, basis, activity. So, mas magandang tignan eh, kasi nasa, pag nasa baba siya ni ano, Mr. April Abne, sakto yung, ano, yung ating activities. No? At least may basihan tayo. Si Abne, Abne po. Okay. Pero in the meantime, kung ano yung present ano natin, status ng activities nila, baka pwedeng maging basis natin, JC, no? So, pwedeng si April J. Abne nasa taas ni Paklar. So, number... 11-12. So, magiging... Hindi kasi ilang laban lang ito, tsaka ilang 8 lang ito eh. Kaya alam ko, kaya nilagay lang yan sa number 13. Ah, si Abne, okay. Oo, tama. Sorry, yung malang, yung mapalang. Na-miss out ko ito. Parang, parang inlinkod lang ito ata nung nakaraan eh. Okay na pala. Okay, okay na. Consideration lang yan. Chairman, iwanan naman muna po natin siguro yung... bakante po sa ano sa light flyweight, kung meron na lang po sigurong dadagdag tayo, merong pwedeng isama sa kanila po siguro samahan ng ano. Sige, hintayin lang natin yung Cebu at Davao, baka may dadagdag sila. Sige po, so doon na po tayo sa ano, super flyweight. Doon tayo super flyweight po. Sa super flyweight, medyo ang naging movement ko lang po dito is si Kataraha is moved to number 1 and Rocha to number 2. Then Perez po as is na. Tapos wala po tayo ng ano dito, isang contender pa kung sakali. Kasi meron lang po tayong 14 contender. Anybody from the region, kung meron po kayong pwedeng i-include. Kataraha,
Ano JC si Kataraha? Na number 1. December 2012. Kasi hindi pa kasama yan nun eh. Yung nakaraang huli. December kasi ito eh. Non-title. Pareho silang December 19. Pwede okay. Pagpalit. Kasi 19 pa naman si ano. Oh, kaya nga, yun nga. Pero, ano okay. Pwede. Pwede pagpalit ng 1 and 2. Mas late si activity ni Kataraha eh. The rest as is, pwede naman oh. Puro mga loss, karamihan din naman talo eh. So okay na po tayo sa ano, super flag. Kenneth, pakipalit na lang yung dalawa no, si Katara number 1, Rosia number 2. Okay po. Thank you. Yung sa Davao, ano, dapat si Lando yung sa boxing sa Cebu eh. Yung sa Davao na tawagan na rin ano, Joanna. Opo sir, nakausap ko po si Sir Teng. Mag-join daw po, magpapaano lang daw po sila. May mag-join daw po sa kanila po. Okay, thank you. Next na, next. So, sa bantamweight na tayo. Reminder lang, at any time, any, si Sir Johnny can be connected. Comments are appreciated and suggestions. At any time, we can... Just explain. Sige, go. Hi, Chairman. Habol lang ako yung ididepensa pala yung superfly ni ano, Chris Paulino. Ayan, Pat. Ano? Ano po, May 29 po, last Saturday ng May. Sino kalaban? Kanino ba siya naka-compulsory? So far, ano naman eh. So, sino yung ano yata eh, yung papasok ngayon sa ratings natin? Siyempre, mag-ano pa rin kami. Mag-o-offer pa rin. Yung katulad ng ginagawa, di ba? Down the line kung sino. Oh. Yung sa Superfly ngayon, Paulino, ang nabago lang dyan, yung 1 and 2, nagbaliktad. Sino ba nakalaban ni Chris Paulino sa championship niya? Pat. Si Rosia ba? Kataraha. Sumab. Pat. Nakalaban po ni Paulino last time si Handig sa Philippines. Sino ba si Handig? Wala na rin. Handig. Mapalitan na. Wala na si Handig eh. Di pagpalit na natin yung 1 and 2. Hindi, tsaka kasi last, ano, kasi before mag-pandemic, mga nagka-activity ito eh. Nakalabang mo ni Paulino last time si Handig sa Philippines. Ano po ba, Sir Jason, next defense nito? Paulino? Choice? Kasi tapos na yung compulsory niya eh. Pwede nang mamili yan. Kung ano. Choice na to. Eh kasi nga ang nangyari dyan, di ba parang hindi ko alam kung sino yung unang compulsory nun eh. Oh, kasi hindi na. Kasi 3 months lang yung compulsory eh. Nag-expire na yon. Eh kaso nga ito December. Oh. 2019 pa. Tapos yung 20, hindi ba nagkaroon ng ano yan? Pandemic yan. Pandemic. So ano to? Choice ito. Choice ito, Sir JC. Hindi, compulsory nga kung ano eh. Hindi ko alam kung sinong ano na, nung nag-depensa, nung naglaban ito, kung sinong compulsory ano yan. Well, parang, hindi, yun po.
Ano lang, clarification lang, whether choice or compulsory ang parang pinaka-essential dito or crucial yung ano eh. Magkaroon kasi ng pandemic. Opo. Whether may maximum period na dapat sundin, hindi natin masusunod eh. Even ang dun sa case ng ibang mga champions, no? Na merong maximum na 1 year to defend his title. Pero since nagkaroon pandemic, parang ina-assume natin dito. Kasi kung susundin natin yung rule na yon ay strip lahat ng title, yung lahat ng ano, champion. So ang atin kasi meron pandemic. So, in principle, champion pa rin sila. Tama po kay Jim. Hindi, ito lang, tinatanong ko lang po itong compulsory. Kasi sa ano po ito, sa vacant, supposedly dapat may rider po kasi. So, ang rider po natin is 3 months. Kung hindi makakapag-promote, supposedly dapat po, choice na ito. So, pwede natin i-treat as choice yan? Opo. Yun nga po. Yun lang po tinatanong ko kay Sir JC Chip na. Hindi, kasi nga kung pagbibigyan, di parang 9 March na yun eh. Mm. So, March pwede na choice part. To. Hindi na siguro. I think given the situation, pwede na choice siguro. Para magdepensa kung magdedepensa. Oo, oh, magdedepensa naman siya. Hindi, siguro ako. Ang pwedeng maging solusyon dyan. Ito lang ha sa akin, siyempre, subject to ano ha, kung meron pa mga reaction yung mga nakikinig. Pwede pa rin nating ano, compulsory. Pero kung hindi, ang crucial kasi dito is whether makakapag-promote o hindi yung compulsory na lalaban. Yun kung po. Hindi rin naman capable, baka pwede pong ibigay natin sa same is true with others po na number 1, number 2, number 3 contenders. Baka pwede po na yung may willing sa baba na mag-promote, baka pwedeng pagbigyan. Anyway, yun po yung ang aming ano, nakikita na sa gabno. Pero nasa inyo pa rin yun. Kung siyempre kayo po yung mag-wave ng inyong right para mag-promote. Yun lang. Yun lang po. Ano ko lang, kung compulsory siya, ano, kanino siya compulsory? Diba? Ano ba naglaban to December? So, bali ang pagbabasaya niya, ratings ng ano? Anong ratings yun? Ha? Hindi, yung anong ratings na pagbabasaya niya na siya compulsory kung kanino? Anong ban ba siya? December? Kailan siya lumaban? December nga. Yung ratings na yon. O sino siya compulsory doon? November siguro. November, oh. Kung kailan nag-file na, no? O tama, kung kailan nag-file. Sir? Yes. Sir? Yes po. Meron lang ho akong comment dun sa ano? Dun sa compulsory tsaka choice. Pwede po bang ano, is there a possibility na in the meantime for the ratings ngayon, in the meantime na we're still suffering from a pandemic, is it possible na ano muna, ma-waive or ma-forgo mo muna natin yung rules about compulsory kasi may mga boxers na more than kahit nasa 1, 2, 3, 4, 5 sila, may mga uncertainty pa kung magte-train sila or mayroon pa silang mga managers din nila, promoters, may mga negosyo din na hindi magandang resulta o yung iba hindi na rin nakakamustento. Mga ganong klase ng ano, yung the big picture about the pandemic. Pagka kasi nag-discuss tayo about compulsory, mahaba yan kasi kagaya nung kanina, sasabihin, sino bang compulsory niya? Anong month ba siya naging compulsory? So, mahaba yung magiging discussion, madi-defeat yung purpose natin na magkaroon ng activity as much as possible, especially sa mga championship.
So, sa ngayon na pandemic sana, pwede po ba nating i-forgo muna yung usapan about compulsory? Ang gagawin natin, if ever na may bakante, kung sino yung magbigay tayo ng parang suggestion ko sana, magbigay tayo ng parang certain grace period within, sabihin natin, it's up to God kung anong magandang grace period. Within this time, notifying all promoters na for this vacant position, either of the kwan, sinong mauuna na intention, submit ng intention to fight for a vacant title out of the top 10, for example, or top 5, up to GAB naman yan, para ma-active lang yung champion. Tapos, pagka may champion naman, forgo na rin natin yung compulsory niya. Pagka gustong mag-promote nung champion, i-choice na rin agad. Parang automatic yung choice pagka gustong mag-promote ng champion. Kasi, mahirap, kagaya nung kay Chris Paulino na sa super flyweight, sasabihin mo, offeran mo muna si Kataraha. Tapos yung down the line, syempre may mga ibang plano rin yun dahil alam mo naman ng mga promoters ng mga iba-ibang mga rated. Tagal lalo yung negotiation, maaantala lalo yung activity, medyo madi-defeat yung purpose natin na magkaroon po ng activity. Thank you, Atty. Kaya nga parang sinasabi din ni Chief na i-forgo na natin kung kasi willing mag-promote itong champion. Okay, mamimit ano na kung sino ang gusto niyang i-defense yung title niya. No, pero JC, tama rin naman sinasabi ni Atty. Na parang kumbaga bigyan din natin ng pagkakataon din yung supposedly dapat na compulsory na mag-defend. Yun naman yung position ni attorney. Siguro dapat balansin din lang natin. Pero yun nga, parang nakikita kasi natin na meron kasing cases din na kung maghihintay tayo up to the time na available na yung resources nung supposedly na mag-promote ay medyo tatagal. So I think dapat makahanap tayo ng common ground na kung saan kahit pa siya ay, whether yan ay may compulsory period or nalagpasan niya yung compulsory period, kung willing naman na mag-give way yung mga nasa taas, eh baka bakit pwede rin po? I think yun lang po yung aking ano, kung para we will not, kumbaga nakahanging yung, kasi I think yung kay Chris Paulino, medyo matagal-tagal na rin ito, December 14, 2019. Meaning, almost 1 year and 4 months. Sabagay, mahirap sabihin na ano eh, na yung 4 months ay masyadong matagal na para hintayin yung pagkakataon pa niyang mag-depend. Parang point lang in short is, I am asking din siguro, anong opinion ba ng iba na nandito? Parang kasi ang point ng GAB is, following the rule, may rule tayo at medyo nagka-pandemic nga lang, ay di, we are, ano, kumbaga hindi naman binibend yung rule, kundi ina-adjust lang natin ng konti. Given extraordinary situation. Opo. At saka, Chip, parang siguro, if we follow the common human experience or itong extreme situation na nangyari sa atin sa pandemic, siguro, for example lang, itong nasa super flyweight tayo, for example, Chris Paulino, last na fight niya was December 2019, and then remember ang huling regular promotion bago nag-close down ang Pilipinas ng lahat ay February. So end of February, kumbaga 2 months lang yung, sa totoo lang, 2 months lang yung nabilang sa kanya na inactive. Pagpatak nung March ng 2020, wala na lahat. Kumbaga, suspended na lahat nung period na binibilang. At that time lang nung December, and then pagdating ng end of February, 2 months lang siya. 2 months lang siya actually inactive, kung tutusin natin. Kasi from March of 2020 up to today, hindi pa po normal ang situation. So, kailangan po nating muna siguro na
na hindi i-bend ang rules kasi hindi naman natin i-bend. I-adjust lang natin to the big picture kasi ang purpose lang talaga natin as much as possible magkaroon ng activity ang mga boxer tsaka mga promoters tsaka simulan yung activity kasi pagka nag-down the line pa po tayo, for example, kay Chris Paulino lang, siguro it will take some time, another a few months siguro, baka pagdating ng 29, wala pa silang mapili. Imbis 29 na sana, eh, mas lalong mamumove ng mamumove, madidefeat po yung purpose natin na karoon ng activity yung mga boxers natin. Gila ko dyan, attorney. Tama ka dyan, attorney. Salamat. Tama po yun. Tama po yun, attorney. Tama rin po yung sinasabi ni Chief. Kaya nga po, tinatanong ko kung choice ito, pwede na po siyang mamili ng contender, challenger, from 1 to 15. Pera lang po kasi, yung minsan po kasi meron tayong number 12 pababa, na 8 rounders lang po. Hindi po pwede lumaban yon sa ating championship. Noted, Sir Ralph. Sir JC. So, pwede po ba na, nandito po ba yung ano yung manager ni Mr. Chris Paulino? Ala si ano nga lang nagdadala si ano pata si Pat. Ay sorry, okay Pat pala. Pat. Pat, bali ang looking at the record of Mr. Chris Paulino ano. Okay po. Yung pong huling laban niya mas actually not not in a title fight no with the gab no but with outside no sa East London Orient Theater tama po ba? 2020, tama yun. March 8. And I think he suffered a knockout dun sa fight niya yan no. Had he won this fight, ay malamang natanggal na rin siya doon sa ating local rating. Kasi malamang napanalo na niya yung WBO Intercontinental Superfly, yung huling laban niya. So, all things considered, paano po ang Mr. Patrick, anong niyo? Chief, ano kaya po i-promote? Opo, ipopromote ko namin by end of the week ng May. So, end ng Saturday, ang pinakauling Saturday ng May is 29. May 29, Chief. So, okay lang po ba sa ratings committee? Number one. Number two, ay yung pinapropose nga ni Ralph, ay ang number one supposedly, kung compulsory ang ating pag-uusapan ay si Rosta. Pero kung choice, ay pwedeng kahit sino. So number one, I think ang re-resolve natin, given all the discussions, tina yung consideration ng kay, definitely kay attorney, ano? Number one, choice ba ito or compulsory? Excuse me, Chief. Kasi yung compulsory, kaya nakalagay na ganyan yan. Nangyayari lang compulsory in case of a vacant title. Yeah. Doon siya magko-compulsory. Ito hindi siya mandatory sa number one. Hindi ko lang alam kung yung number one ang supposed to be compulsory siya nung vacant title pa to. Yung hindi ko lang alam. Sa ratings, nung magbabasa sa ratings eh. I think compulsory ito kasi wala namang rider doon sa huli niyang laban eh. Siya mismo yung champion, kumbaga. Nung una, hindi kaya nga naging balik compulsory nga ito. So, yeah. Interim siya noon. Kasi dalawa pong klase ng ano yun, ang champion. Interim saka champion. Interim galing ka sa pinalo mo yung rider. Number two sa igat. Kakalabanin mo yung one of the riders pa doon sa tatlo. So I think yung huling, if I'm correct, no? Tama po ba? Yung huling laban nito is him being a champion. Tama ba? DC? Vacant title itong King Chris Paulino. Vacant dati yan. So, kaya hindi ko lang alam kung ngayon siya kung compulsory nung naglaban ito. So sino yung huling kalaban niya? Si Handig nga, Handig. Si Handig. Si Handig, okay.
Nung time na kinalaban niya si Andig, sino ang number 3? Hindi, ang Handig kung babasihan niya ang sa November, number 11 si Handig. So, ibig sabihin nag-wave yung iba, di ba? Ganun nga, siguro. Number 11 ng Handig eh. So, galing sa vacant, interim, champion? No, not interim. Hindi, ano to eh. Sabi mo kanina, vacant ito dati. Vacant kasi, ang vacant kasi yung top available contender, di ba? Pag vacant, dalawang, yung ang in-principle dapat pag vacant, ano eh? Yung tatlo na magkakalaban. Pag hindi pwede sa available si number 2, di 1 and 3. Kung hindi available si 1, 2 and 3. Pero dapat 1 and 2. Kaso nga, okay, doon sa role natin yan. So, anyway, sige. All things considered, si Chris Paulino ay champion ngayon. Sige, balik ulit tayo doon sa pinag-usapan natin. Wala na lang muna yung choice or compulsory. Pwede po ba yun? Okay lang ba na I think doon ako sa point ni attorney na sayang yung oras and everything. Oo nga. Para nga maano. Para mapaiksin na lang yung usapan. No? So, pwede nga sabi ni partner, magiging choice na lang. Bahala na yung ano kung sino kung ganyan niya di-depend. Para okay, so sino ang willing pala mag-depend? Si ano na? Si Patrick? Sino ang kalaban niya? Boss Patrick. Ay, Chief, magano pa kami ulit sa ratings tulad ng suggestion ni Sir Ralph kanina. From 1 to 15, basta wala dapat 10 rounders na lumalaban. So, okay. Pamaya at mahanapin ko yung ratings natin kung sino bang ano, pwedeng ilaban natin. Sir Patrick. Basta yung naka 10 rounds na ha? Opo. Sir Patrick, basta yung qualified po na, no? Yung pong qualified na lumaban ng 12 rounds. Opo. Sige po. So lumalabas si Paulino choice na? Lumalabas, ganun nga Rex. Okay lang po ba dun sa, ano, sa 1 to 14 or 15? I think kailangan din natin konsultahin sila, no? Chief, tingin ko po, sa akin okay, kasi po yung 1 to 15, sa mandatory po yun, yung 1 to pababa. Hindi, baka kasi, baka i-contest naman nila na, ano eh, na, bakit po ginawa yung choice yan? Eh, pwede namang compulsory pa. Hindi po. Chief, after compulsory kasi, choice na talaga, pagka hindi po na-i-depensa ng compulsory. Oo nga, pero kasi may, ano eh, may sitwasyon tayong pandemic eh. Anyway, ano lang sa akin. Kumbaga parang just to be ano, considerate dun sa take into consideration din yung ano, ibang nasa hindi chief excuse. Kasi sa compulsory kasi isa ka lang naka-compulsory. Kasi yung sa rider lang po. Oh, yun lang, wala nang iba. Kaya nga even yung naka-compulsory na yun, okay lang ba? Baka ayaw. Hindi ba natin tatanungin muna yung mga? O hindi na? Kailangan mag-agree tayo, no? Kasama yung iba. Agree po ba? Pwedeng patanong na lang. Ako po, agree po ako na direkta na na ano, na maghanap na sila ng kalaban kasi para makasana nila, makasubmit na sila agad ng ano, may ma-finalize na nila yung card nila. Ay, si Kandimasyon. Okay, noted. I'm not objecting, but you know, higher rated fighters fought hard to be rated and wanting to challenge the champion. Thinking that they are number 1, number 2, number 3, they are first, second, and third lined up to challenge the champion. Again, I'm not objecting, but I guess we may need to talk to them. Kasi pinaghirapan nila yan eh, nilabanan nila yan eh, pinaganda nila yung rating nila para maka-challenge sila sa champion. So without asking them,
and deciding now might not be that good kasi eventually I'm sure they will protest, no? Of course we understand the pandemic and the current situation. Ano lang, matimbrehan lang, makausap lang para hindi rin naman magtampo at saka for us to be fair with them. They're not here now, I'm sure. So they're not objecting. Pero pag narinig nila yan, ano, overtaken sila, baka naman magtampo sila. Sabi na sayang lang yung rating namin, eh, pwede pa lang mag-challenge yung hindi 1, 2, 3, 4. So it's just a, ano, it's a comment, it's not an objection. And I leave it up to the group. Chairman, excuse me po. Kasi po yung after naman po kung sakali yung mga makapag-defense si ano dito, magiging mandatory. So yung pong kumbaga sa ano, yung just in case na ma-retain ang champion, I don't think na yung 1, 2, 3, kung hindi man dito makapili ng choice yung champion, ma-retain to as mandatory challenger. Okay. Either, ano. Yun lang po sa akin. Okay, okay. O, sige na, move on na tayo. Ang tagal na natin sa topic na to. So, Kenner, good morning, yung, everybody. Yung one to na, yung namahanap, napagpalit mo, Kenner, excuse. Okay na po. Okay, thank you. So, sa bantamweight na po tayo. JC, para may sasabihin siya na, Mr. Jimmy Valarez nata. Bumati lang. Ah, bumati lang po. Nasa beach, nasa beach. Carl James Martin sa bantamweight transfer to 122. 122 po, opo. So dito po sa ratings ng bantamweight, kung wala po akong ginalaw dito, kundi lang inalis si Martin because naka-transfer. So yung pong ating ratings ng bantamweight magiging up to 40 na lang. Any suggestion po? Baka meron pong poor inclusion yung mga manager po at saka mga trainer natin. Yung sa amin, Sir JC, ano, retain? Sino si... Hindi, wala akong... Yung Jun Blaso, sir, pwede ba yung gawing number one? Sir JC? No. Si Daniel Maamo, pwede ba? Makapasok sa 180, nanalo sa January, nanalo sa March 2. Ipakita mo ano yung rec. Yung rec. Undefeated. Ano pangalan? Daniel Maamo. Daniel? Okay, Mr. Caminho. Bali, ang rule po natin basically, no, in general, kung wala nang activity yung boxers, ay as much as possible, nire-retain po namin sa same position. No? Unless, siyempre may mga special circumstances. Kasi pag tinaas po natin yan, siyempre meron lalaktawan. So, kumbaga, tama yung sinasabi ni Chairman na nagkirapan yung ano eh, para umangat ka sa ratings. So yun lang po, baka consideration natin yan para alam din ang ano, pag may mga requests. Thank you. Ito po yung record nung binanggit ni Sir Vic. Oh, Daniel Maamo. Masyadong maaga pa to, 4-0 lang. Nanalo siya last March 2, tsaka sa January 15, 2019. Hindi pa nakasama ang March 2 dyan. March 2. Parang kulang pa eh. Ha? Parang kulang pa. Apat pa lang eh. Nakasama na ang March 2? Hindi, kahit sabihin mo lagay mo na ano, lima. Parang masyadong ano, kulang pa. Sige lang, yun may suggestion na naman. Okay lang, boss. Hindi, for him, for a boxer to be rated, you have to have 8 round fights, di ba?
At oh, least. Sir, dalawa. Dalawang okay. Kaya lang sir, apat po yung ano eh, apat pa yung laban eh. Oo, pero ano yan, amateur standout yan, gold medalist yan. Sa rule po natin, to win sa 8 rounds, may nakasampun laban. Or, kung ikaw ay Olympic medalist, contender ka. Nakailan? Eight. Hindi ko mabasa eh. Sir, 4 patch pa lang sir. Nakailang 8 rounds na? Dalawa. Meron pa March 2, hindi nasabi. Ay, may ano yan. Nasama. March 2, 2020. March 2? Oh. 8 rounds rin. Kahit isa pang 8 para malinis na. Pwede rin, naman Rex na, no? Baka tignan nyo, baka may nakalaban siya na rated. At natalo niya rated. Pwede rin basis yun para ma-rate. Sama ang March dyan, no? Dagdagan pa ng isang 8? Yes? Oo, isa pa. Para ano, kahit pag isa pang 8, kahit sabihin mong ano, tingnan natin kung pwede lang, kahit sa number 15, 14. Pero bitin ko, para sa akin, bitin ko. Kulang yan, kulang. Meron pa March niya, hindi na ilagay. March. Sir, ano ba fighting with me, ano, ni Daniel Mamo? Dati 115, 114 hanggang nagiging 118. Ngayon, hindi na nga mataya ang 114, 115 eh. Ibig sabihin, lumaki si Mamo, eh, 112, 115 lang yan. Eh, paano yung papasok sa rating si mapalaban na malaki yan? Eh, maliit yan. Lumaki na ngayon dahil isang taon na eh. Walang laban-laban. Siyempre, lalaki kunti. Eh, maliit yan sa 118. Eh, si Daniel Mamo, eh, junior ko yan sa Misor. Ha? Maliit si Mamo sa 118. Dapat ilagay mo na sa rated sa rating sa 112 saka 115. Anong taon mo siya na junior? Nakita mo? Anong taon mo siya last nakita? Kakalangan pa. 2015, 2016. 16? Eh, ano na ngayon? 22 na? O 21 na? Siyempre, lalaki yun eh. Hindi naman pwede, magiging bantot yun. Mataas na tao. Tama na. Sige. Okay. Hindi, ano lang yun. Kung ba kayo, itong idagdag doon sa inalisan ni Carl James doon sa division niya? Ito nga, sir, sinisingit. Pero, sir, medyo alanganin pa eh. Sige lang, Jess, dagdagan pa? Dagdagan mo na lang. Pabaldik. Sige, sabihin para ko sa... Na lang. Mas madaling i-justify pag dagdagan mo pa. Oo, so magiging tatlong 8 rounds na. Ito, manalo. Paano lang, bago tayo magdagdag, no? Ayokong i-break yung ating discussion, pero siguro, debut lang tayo ng ano, nung pwede natin isama sa ratings. Unahin ko na yung, ano, yung experience, no? Dapat may 2 consecutive 10 round bouts. No? Pwede yun. Pwede rin sa 13 to 15 yung may nanalo ng dalawang 8 rounds. Pero naka 10 professional fights na siya. Okay? So, kasi sir, may rule tayo na ano sir eh, but amateur stand out, gaya ni Suarez. Ilang laban lang oh. Ah, pupunta tayo diyan. Number 3. Ano na? Amateur stand out din yan eh. Number 3. Kung yung boxer naman ay nakapanalo sa isang rated boxer, so automatically pwede rin sama siya. Okay po sir. At saka yung sinasabi ni Vic. Oh. Salamat po Vic. Sir. Tama yan. Para ano lang po, ano, consistent tayo, baka may magkaroon tayo ng lapse dyan. Sir, add ko lang. Nag-message sa akin si Sir Nonoy. Since napapag-usapan pagdagdag, gusto daw niya idagdag yung Leonard Sircon 8-0. May dalawang 8-round wins recently. Sa ang division, ano? Sa bantamweight daw. Leonard Sircon. Siya po yung nag-champion sa Ultimate Boxing Super Series. Super Series tuloy. Basta yung UBS. Ano, Leonard Sircon? Yeah, undefeated 8-0.
dalawang 8 rounds yung huling laban niya. Yung huling laban niya, doon sa Jensen, yun nandun doon ako. May dalawang panalo po ba siya na 8 rounds? Yung dalawang huling laban niya, I believe, was 8 rounds. Yes. With ilan na pong ano niya? Total. Total. 8 fights? Ang problema, 8 fights lang, yes. 8 fights lang, ha? Baka pwede natin tingnan dun sa ano. Baka may tinalo na siya narrated. Pakicheck lang dun sa record. Pag wala, dagdagan din. Wala, wala pa. Wala, may tinalo ba siya rated? Wala, sa mga 8 rounds lang, mostly wala niya. De, pero yung UBS, malaking bagay yun, ha? At saka po, rin, boss, kung kay Maamo, si Maamo, ang huling kalaban niya, 5 wins, 34 losses. Boss Vic, baka may makuha ka naman na medyo mas maayos-ayos na kalaban sa susunod para kay Maamo. Sir, hindi yung sa akin, sir. Sa Cagayan yung sir. Andiyan naman ang taga-Cagayan, eh. Hindi naman nagsasalita. O sa kanila yun, sir, January 15. Kenner, paki-post mo nga yung ano, yung key, ano, para makita ng nasa ratings yung kay Sharkon. Ano spelling? S po eh, yung Sharkon. Leonard Sharkon. Ito po, nakashare po. Nakashare na. Yan po sa rating committee kung ano po kung pwedeng i-include o Pakitaas kayo. Yung last two wins niya parehas debut stunt yung kalaban. Sir, yung nasa ibaba po ang data yung ano, yung latest na laban. Sorry, pa pala. Oh my God. 9 weeks of loss ang kalaban niya nung second to the last fight. Yung championship na siguro sa yan. Ang ano. Kalaban niya, si Aljun Felicio. Malakas yan. Oo, wala nang talo si Aljun. Ako, okay ako dito. I'm okay for Angry ako dito, pwede mapasok. I am okay for the inclusion of Leonard Sharkon. Okay. So. Ako, okay lang din kasi sa akin okay lang din ipasok ba 13 to 15 naman yan eh. Sige, next, okay na. Kenner, pinasok mo sa ano? Bigay mo sa 15 kung mababakante yung babakante ni Carl James. Okay po. 15 si Leonard. Nasaan Aljo Felicio ngayon? Nasaan na si Aljun? Na kay Marty Lordi? Hindi, anong rating niya? Wala yata sir. Hindi yata sir rated. 9 wins, 1 loss. Yun pa lang ang una niyang talo. Ah, kasi sir, puro ano, puro 6 pa lang dati niya. Ah, kaya pala. Apo. Sige, okay. Next. Ito na, super bantam. Medyo ano tayo din eh. Dapat mabilis ng konti. Ah. Okay na, Sir Pao. Kung walang objections yung grupo. Okay. So nanonood si Sir Lono yun tsaka okay si sila. So okay na. Pasok na sila sa rating. So, question lang po. One more. I see a last fight sa Jensen din. May lumaban na dating 115 na naging 118 si Froilan Saludar. Nanalo siya. Nire-rate ba yung garon? Kasi maganda yung record niya eh. Sorry ah, kung ano, na yung last fight lang nakita ko kasi.
Anong month yun? Ito lang? Yes. Kakatapos-tapos lang. Yung huling laban dun sa ano? Sa Jensen. Although March. hindi maganda yung nakalaban niya, hindi ganun katindi, pero panalo. Tapos naka 118, tapos natin 115. Tapos sir, sorry to bring this up ha, kasi I was looking for the OPBF ratings and I'm looking at it. Ang alam ko, sabi niyo, pag nasa OPBF na, dapat wala na sa Philippine rating. And parang may nakikita ko doon sa OPBF rating na nasa Philippine rating eh. We might want to review that next time. Ang pagka nasa OPBF, hindi naman, ang nawawala lang sa ratings natin pag-champion ng OPBF. Ng OPBF. Yun ang pagkakaalam ko yun sa mga previous ratings. So pag-champion lang, okay. Sir JC, baka pwedeng number one daw si ano, Jun Blaso. Follow-up lang doon kay, ano, kay Sir Pao. Champion lang po, champion. Okay. Hindi rated ha. Sa lugar, pwede. Ganda naman record. Tsaka batak na, batak na rin yan. O si, sir, ano, may si, request kami. O si Patrick, merong ano, ano ba sa tingin nyo? Ako, hindi ko gagalawin itong sa Bantam. Sir, pwede ba kami maging number one? Palit si, ano, si Jun Blaso. Bakit? 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 Ba't bakit? At chairman, i-ano sana namin eh. Balak sana namin din, ano eh, magkaroon muna ng activity. Pero kayo ilalagay, meron ba kayong recent activity? Ay, yung last na panalo niya, chairman, dun sa PNG eh. Yung isa walang activity? Plan niya. Plan niya, oo. June 2020. Nakuusap niyo na ba si plan niya, Patrick? Di pa, sir, eh. Baka kasi magbigay ng waiver, hindi si Blaso na. Saka si Scanner. Kasi huli laban ni plan niya eh, itong 2020 rin, no? Si Blaso, 19. So, mas recent ay plan niya? Oh, recent, sir. Recent yun. That's why I was asking. Recent. Why would we make them number one? What would be the reason for his request? Para justified, di ba? Kasi tatanungin din tayo nung kay plan niya. Bakit niyo binaba? Eh, mas nahuli kami lumaban. Pat, tulungan mo rin kami. Chairman, yung huling laban kasi niya sa abroad yun, chairman eh. Mas mabigat. Sa, opo, PNG. Tsaka yung kalaban din naman talagang, di ba? Ano yung PNG? Papua New Guinea, chairman. So mas mabigat yung nakalaban niya kaysa doon sa nakalaban ni plan niya? Sa tingin ko po. Kaso, latest, mas latest yung Keno eh. 2020. Hingan nyo nalang kung ano man. Hingan nyo nalang kung ano man. Masapin nyo muna si plan niya. Baka kasi hindi lalaban. O di, pwede kayo malumaban. Kayo naman na nakapila after plan niya eh. Isa lang naman yun. Oo. Kasi mahirap pa-justify yan. No? Latest yun, June 20, 2020. Yun na lang. Ang pinakamaganda daw. Retain natin. Eh, kusapin natin siya. Kusapin niyo si plan niya. So, sige po. Copy. Next. Diyan na tayo sa ano? Sober Bantam. Ken, ano mo lang, Ken, patingin lang ako nung ano, kahit na sa labas mo na lang ipadala sa akin, ikumpara mo yung kalaban ni nung dalawa, yung sa Papua New Guinea tsaka yung si plan niya, padala mo lang sa akin separately. Gusto ko lang makita kung sinong mas mabigat na nakalaban nila. Okay pa, sir. Next, Nick. Sa, ang tayo, super, ano na, Super Bantam. So, si Vitor lilipat, di ba?
Oh, according to Mr. Harada, Harada, si Mr. Vitor ay going to transfer to featherweight. So saan natin pwedeng ilagay si ano? Martin. Si Martin. Pag kanina, yung kay Rafi pumasok doon sa division niya, 12. Oh, sir. Opo. Kung ilagay natin 1 si Martin, eh baka naman magtampo. Sa bagay, talo naman kasi yung ano, yung 2 and 3. Ernesto Solong. Talo. Talo si Solong, di ba? Number 1 kasi wala pa siya nakakalaban sa division na yan eh. Unfair naman dun sa mga lumaban na sa division na yan na mabibigat ang kalaban nila. Hindi ako in favor. Kahit nandyan si Kinig, medyo hirap yata. Kaya number 1 ka against. Tumpa. Sir, I hope you understand, Jim. Kasi may mga matagal na dyan sa division na yan. Yes po, yes po. So, suggestion ko, palibasi transfer siya, kung anong number niya nung sa last division niya, ganun din sa, ano, sa division na kung saan siya transfer. I-retain yung position niya as number 3. Well, not necessarily. Tingnan nyo na lang yung mga records kung saan siya pwedeng pumasok dyan. Pwedeng pa-scroll para makita yung iba. Baba konti. Of course, he won. Maganda yung mga panalo niya. Last mga laban niya. Pwede. Yung 2 and 3, iangat. Diba? Tapos number 3 si Martin. Tapos hingan na lang niya na waiver yung 2 and 3. Ano? Yes po. Oh, okay na. Nakausap na ba po, ano, Jimmy, yung 2 and 3 dyan? Nakausap niyo na? Kakausapin pa lang po. Need lang namin yung approval dito sa ratings para magkapag-submit na kami ng later. Kasi tama si chairman eh. Yung 1, 2, 3, nag-aantay yan eh. Oh, I mean naman sir, yung sa amin naman kasi, kami naman mag-promote, tapos i-challenge namin yung champion na si Geraldo. Kausap na namin yung kabila. Kasi sa panahon ngayon, sa pandemic, eh, hindi naman sa pagmamayabang, ipopromote namin ito si, ano, si Hamis para makalaban namin yung champion. Yes, di ba si Saulong kakalaban lang? Yes, natalo. Kakalaban lang, tinalo siya ni Lorente. Itong huli. Di ba, itong huli. 45 days yun, di ba, pahinga, talo? Yes po. Kailan niyo balak i-promote yan? Si Martin. May 1. March, April, May. So hindi rin siya pwede makalaban kahit lagay mo sa 1. Rest period. Yes po. Di ba? Pero hinga na rin ng ano. Hinga na rin ng ano. Ng waiver. Ibig sabihin ko nga, kahit ilagay mo si Saulong sa 1, hindi niya siya pwede makalaban sa ano eh. At 45 days pahinga siya eh. 126 yung huling nilabanan ni Saulong, FYI. Ayun, 126 pa oh. Diba? And to be fairness, in fair po, na I'm looking at the records, parang pinakamaganda na yung record so far ni Martin dito sa lahat ng naka-rating. Nga eh. Maganda naman record ng bata. Kaya nga sabi ko, ang suggestion ko, kung itatransfer siya dito, i-retain yung number niya na as number 3, from bantam siya. Yung huling laban naman din niya yata, super bantam na yun eh. Yung huling laban niya. Featherweight fighter pa nga yung kinalaban niya eh. Sir, sa super bantam yung labanan niyo. Yes.
Super 126. Si Tihonis, 130. Lumaban ng 122. Ano? Ano pika maganda? Number 3, JC, tingin mo? O 2? Ako nga, ako nilagay ko nga siya number 3. Naritayin yung ano, parang sa... Kumbaga sa anong sabi nga ni Chairman, mahirap naman yung mga nagpo-porsige yung ibang back there. Kaya kung number 3 si Martin... Oo, para makapagawa kami ng letter. Mm-mm. Kung number 3 si Martin, sino na? 1? Di, ano, i-adjust lang natin yung ano. Paakyat? Oo. Oh. Oh, dali sa ulong naman, 45 days arrest period niyan. Hindi rin makakalaman kahit gusto niya. Oh, bababa si sa ulong. O, di may problema na lang ni Jamie, si 2. Kung magwe-wave siya. Yes po. Hinga na lang din pareho siya, no? Kasi sa ulong na kalalaban lang. Lagyan na lang si sa ulong ng number 1, tapos eh, number 2, sino bang number 2? Tapos si Hamis, si number 3. Mm-hmm. Ganun na, adjust. Opo, para isa na lang problema ko. Ano, other people, comment? Ay, yung number 2, hello po. Yes. Ma'am GL. Ay, yung number 2 po ng Super Bantam, si Roy Nagulman po. Tama po ba? Oo nga, Roy Nagulman. Ah, opo, sa team din po kasi namin. Nag-rest po kasi, graduating po kasi. Pero this year po, baka bigyan po namin ng activity para makabalik po siya. Medyo matagal po yung rest niya eh. Yung last niya pong fight, yung kay Benavides pa po. Sobda pala. Wala nang problema. Ang ano lang po namin dito is, yung lang pong sa rankings. We don't care po kung medyo hindi na siya active. Wag lang, basta po yung ratings, hindi lang maapektuhan. Ah, okay po. Okay na yan, kasi papaalaman na mo lang sarili mo. Opo. So ano po, okay na po ba sa ano? JC, sorry, medyo na disconnect ako eh. In addition to dun sa ano, yung wala kasing pwedeng masabi talagang may inactivity ang boxer. Kasi sa tagal ng walang laban dahil sa pandemic, medyo ang hirap sabihin na ano, baga may inactivity. Hindi, kaya so, nga, as long as nandun sa ratings, okay lang muna. Kaya nga, Chipang, ang talagang itinataas lang natin is yung meron talagang latest. Yung iba naman, di naman tayo nagkukuha eh. Hindi, ibig sabihin yung para tanggalin yung ano at ibaba dahil walang inactivity. Mm. Ay... no such thing mo na gano'n. Okay. So, Kenneth, paki ano nga yung Ernesto Shaolong magiging number 1? Oh, Kenneth, paki ice lang muna para makita. Mm. Tapos, Nagulman is 2. Number 2. 2. Magiging 3 is James. James. Tapos yung 4 down the line as is. Sir, oh, Aris, pandemic eh. Sir, mga sir, yung Pete Apolinar po, I don't think he belong to sa super bantamweight for the longest time. Pete Apolinar. Pero we don't have any, ano yun, alaman lang silang reaction sa ratings nila eh. So, since 2015 po, parang 126 pataas na yung nilalabanan niya. Yung huling isa, dalawa, tatlo, 126. Yung sulod na laban niya, 126 din sa March. So, 126 na siya? Yeah, matagal na po. Oh. Since 2000, puro 126, may 130. Puro 126 po ang karamihan na laban niya. Kanina ba itong Pete Apolinar natin? That's... Easy Manangkil. No, no, kay ano yan? Kay Omega. Ah, kay Omega pala. Oh, sorry, yeah, sorry. Yes. Apolinar right. Pala yan. Kasoya.
Ano ba si Bu? Si Sir Jimmy po, andito po. Yes! Saan naman siya? One morning. Oh, so 126 na raw nilalabanan si Pete. Ano, pwede bang ilipat yan? Makukontak mo ba yung manager ni Pete? Hey, Omega. Sir, pwede po magtanong? Actually, Rex, ano ko na, minimessage ko si Jerome Calatrava. Rex, good morning. Rex, in the meantime, habang tinatawagan ni Jimmy si ano, Jerome, Boss Jerome, pwede ba ako magtanong? Medyo wala ako sa connection kanina. So, di ba ang pwede pong ano yung sa company na Mr. Carl James Martin, ano po ba yung supposed yung request ninyo para mapalaban si Carl James kay Geraldo, tama po ba? Yes po. Okay. So ano, given na itinaas si Saulong, which is tumaba nito si Saulong last ano lang, di ba? Recently. Tinaas na number one dahil sa activity, tama ba, JC? Hindi, kasi sino nga gawin natin number one? Actually, si Mr. Saulong ay tinalo siya ni ano, si Pete Lorente, di ba? Nung Sabado lang. Hindi pagbabalik na rin. Camp Jerry. Kung sasama natin yon, ibalik na rin natin ito. Number two siya, siya ng one, na gulman. Puro talo naman din to. Kaya nga mahirap eh. March, okay, April, so assuming number one si ano si Saulong, sino ang number two? Si Nagulman? Ganun. Hindi ba pwedeng si Carl James ang number two? Dalawa yung activity ni Carl James actually ah. Kaso nga nagpa-transfer lang siya. Ah, may rule ba tayo na bawal sa number 2 yun? Hindi, sir. Chief. Kumbaga sa ano, sabi nga nila. Chief, mas maigi na yan. Tama lang na number 3 na si Hamis. Kasi kami na lang bahala dyan. Bawal ang leader. Okay na yan si Saulong, number 1. Okay. Sige. Okay, oo. Sige. Copy. Okay po. Thank you. Thank you. Hello po, pwede rin po magtanong, sir. Yes. Sir, kakapasok ko lang din po kasi dito sa ano, sa room. Hindi ko kasi nakita yung ratings dun sa 115. Hindi ko nakita. Nalit din ako, Sir Boggs. Sir Boggs, good morning. Good morning po. Yung pangalan ni Denmark TV do sana, sir, tanong ko lang kung nakapasok po sa ratings. Sino po, sino? Si Denmark TV do, sir. Denmark TV do. Kibido. May slot pa isa o, pwede papasok, 115. O sir, kasi dalawang panalo na kasi siya magkasunod din, sir. Ilan laban na ba siya? Nasa 12, sir. Denmark TV do. 12. Ay, 13, sir. 13, may draw na isa, sir. Wala pang talo. Ilang laban Denmark na ba siya? 13, sir. 13 fights po. Wow. Ilan ang 8? Ilan ang 10? 11... 12 lang, ah. 12 lang po ba? Ay, 12, okay. Sir. 11. Yan, sir. Ang 8, 10 rounds. Nakapag 10 rounds na pala, sir. Yes, sir. Nakailang 10 rounds na rin po ato, sir. Okay yan. Pwede. Dalawang 10 rounds. Pwede na. Islat naman sa 115. Hindi mapasok. So, saan natin? Salamat. Sige, sir. Kasi yung ratings lang din kasi naabot ko sa kanya, sir. So saan natin, ako, tingin ko pwedeng ilagay ito sa ano, sa mga 12. Number ano. Yaner, pakita na ranking yan. Number 11. Tingin ko ano sa akin. Yan, Denmark Kibido. Denmark Kibido. Pang ilan, sir, sa rating, sir?
Pakita mo yung ranking. Yan, pakita. Pwede ba siya sa kuwan? Sa number... Number 11, meron na rin lang siyang 10 eh. Pwede, pwede. Kasi pwede si 11 niya. Tatlong talo na masunod eh. Knockout pa. Yes, pwede sir, 11 yes. Siguro. Tapos baba na lang yung as in, ano, as is. Kasi mga KO eh, ano? Mga oh. Tan. Ano? Number 11. Tapos down the line na lang yung iba. Yes. Yung Judith Torres, sir, is 9-0, di ba, sir? Ako, 9-0 po yung Judith Flores. Mas maganda kasi yung record din ng bata ko dyan, sir. Kaya siguro, mas sana mas mataas naman sana dun, sir. Kung ano lang po, suggestion lang po. Hindi, ito, kumbaga sana, inclusion siya, okay na siguro ang 11. Pero ano aras mo kasi? Sige sir, okay na po sa amin yung 11 sir. At least may pasok lang sa ratings yung bata ko sir. Yes, yes. Maraming maraming salamat po mga sir. Final na, 11. 11 ha, 11. Sige mo lang laban, manalo tsaka iangat. 11. Basta. Denmark Quevedo 11. Quevedo po, yan sir. Pin siya siya. Ano bang, this, ano bang gab office ang cover sa kanya? Dito sir, halos naman laban eh. Ha? Dito naman, yung sir Quevedo sir, dito halos naman laban sir sa ano eh, sa Luzon eh. That, saan yung huling laban niya? Laguna. Eh di Luzon. Laguna, sir. Oh sir, oh, Luzon. Dapat na mo monitor niyo na yan para sa susunod. Pagka may mga, ano, bakante, alam niyo na kagad kung sino yung mga akyat. Noted, thank sir. You. Doon, salamat, salamat, salamat. Okay, balik na tayo doon sa kabilang division. Yung kay Patrick, parang iba yung request niya na mag number one over plan niya. Kasi kinumpara yung... Saka chairman, latest na latest po yung Keno naman eh. Key plan niya eh. Ang kalaban ni plan niya si Joshua Greer. 22 wins. Pat. Ay. Chairman po. Oh. Medyo ikukumpara yung kalaban ni plan niya at saka yung nakalaban niyo. Medyo pumalayo. Yung nakalaban niyo. Oh. Parang mahirap kami mag-justify kasi ngilin ni plan na overtake kasi yung kalaban. Okay po, okay po. Salamat po, Chairman. Thank you. Sunod, pare, pagka nag-ano kayo, nag-request kayo, pag-aralan din yung request kasi kami yung naiipit. Although meron akong na ano, meron akong naisip na lusot diyan. Salamat sa tulong ni Kenner. So Chase, hindi ba world-rated na si plan niya? Kung world-rated na, eh pwede na nating wag ilagay diyan. Pwede, Chairman. Mas maganda yan. Para yung ibang boxer, malagay naman sa ratings. Para may posibilidad na makalaban. Boss, medyo magkakaproblema lang tayo din sa rule natin. Ano? Pagka, pagka ang boxer ay, pag sinunod natin yung rule na rated na siya, world. Maraming chairman ng world na rated na matatanggal dyan sa ating ano, ratings. Baka well, yung question na bakit si ano si plan niya world rated. Anyway, ano lang naman to, Chairman, parang... Oh, sige, okay. Ano lang, just a solution para pagbigyan sana si Patrick. Pero okay lang, naiintindihan naman niya yan. Ikukumpara yung kalaban niya sa Papua. Malayo naman. Pero sige, okay, okay. Yeah, I was thinking kasi kung world rated sila, eh, kung mawawala sila dito, there will be more opportunities for five boxers to get into the tight ratings that we have.
Pero okay na, sige, sa susunod na. Sa susunod na. Sana si JC maimbitahan din dito. Naimbitan niyo ba? Naimbitan niyo ba si JC? Yes, boss. Si napadala natin ng ananang. Hindi ko alam kung ba'n di pumasok ngayon eh. Minsan kasi yung mga pero, email, you don't emails every day eh. It's better if it's a direct message via Viber or Messenger or ano. Anyway, sige, salamat, salamat. Okay, move na. Hindi ako tumagal masyado. Sorry, sorry. Thank so, okay na po itong ano ah, itong sa Super Bantam ah. Okay, go po, bro. Chief Jabong. So may ano, may latest na info from yes, Jimmy. Jerome Calatrava. So si Pete Apolinar, yung kanyang record 13 wins, 1 loss. No draw, 8 TKOs. So he's requesting na kung pwede ma-rate din si Pete Apolinar pero sa super bantamweight lang. Can you ask him to come in the Zoom? Forward na lang ng link kay Chief Jabong kasi ano eh, nawawala ako pag gamit ko yung cellphone ko sa ano eh. I mean, in meeting. Sa Zoom. Diretso na nawawala ako. Pasabi na lang, Jimmy, na isi-send diretso. Thank you, Jimmy. Ha? Buti ng janta. Asan si Lando? I had my camera. Pero kaming work from home eh. So, pwede ba ma-accommodate yung request nila, Jerome? Sir, Danny? Sir, ano, Jimmy, saan ipaparate siya, no? Si Pete Apolinar? Super Jimmy. Bantamweight. 122 pounds, eh. Actually, rated na siya. Pete Apolinar, number 6 siya. Ayos na. Ah, okay na pala, eh. So, lang ano, ayaw niyang palabanin si Pete sa mataas. Gusto niya maintain lang na 122. Yun. Siguro sinasabi ni Press, Sir JC, retain siya, retain. Jim, may pasok na. Kamo yung link na ipadala na. Thank you. Sa ratings yung Apolinar. O people, yung 1-2-3, okay, basan nyo yan bago tayong pumunta sa kabila. Baka may mga idea kayo mas maganda. Sensitibo yan, yung parting yan. Go, go, go. Magandang bakbakan yan. Sir, sorry. Sa super bantamweight, okay na yung 1-2-3, pero yung Pete Apolinar, mas maganda yung record sa 4-5. At mas may activity pa. Panalo pa. Para yung dalawa. Pwede. Pwede nga nga. Pwede, pwede. Kasi December siya eh. Tapos yung dalawa, talo pa. Yung December, hindi nakasama. Pwede pala. Pwede baguhin pala. Oo, oh, pwede nga nga tupit. Iangat natin number ang 4. Number 4. Tapos baba lang yung dalawa. Oo, tama, tama. Thank you sa paalala. Kasi kala, tama, number, ano, December pala yung huling, ano, huling activity. Yung dalawa, talo naman yung dalawa, eh. Hindi, okay lang, tama, tama pala yung Apolinar. Thank you sa info na last December pala yung, ano, oh, tapos yung Tampipi, medyo rated din yan eh. Number nasa ilalim eh. Tampipi! Okay na po. Jimmy? Okay na? Yes, Jimmy. Sir. Hindi, Jimmy ng office namin. Jimmy, don't please. Jimmy, si ano? Si yes. Pete Apolinar, medyo tumaas. Naging number 4 sa Super Bantam. Good news, Jimmy, good news. Jimmy, naipadala na kay Jerome yung ano, link. I think, check nila. Ah, Kenner. Kenner. Excuse, paki bago pala. Si Pete Apolinar magiging number 4. Okay po. Tapos Tabanao 6, 5, 6 si Francis Buray. Down the line na.
Okay po, pinalit naman na po. Okay, thank you. Dito na tayo sa bakante ang featherweight. Sa featherweight, nagre-request si Mr. Kasuya Harada na si Vitor ay i-transfer sa division na to. Yes po. Sir, excuse me, Master. Ako po alis na. Salamat na tupad yung request namin. Boss Jimmy? Salamat. Sige, Jimmy. Sir, trabahin mo na lang yung Vader. Thank you, Boss Jimmy. God bless. God bless. Ang problema dito, 15 sino ang medyo aalisin natin dito. Sino yung sinabi kanina na may parang itatransfer sa mataas na timbang? Sino? Chip, sino yung sinasabi mo? Si Canto, di ba? Natalo siya sa... May laban siya ng Sabado. Tama ba ako? Hindi, nasa featherweight pa tayo, boss. Ay, sorry. Nasa na ba tayo? Medyo nawala ako. Featherweight. Featherweight. Dito itatransfer yung si Mr. Virgel Vitor. Vitor. Si Vitor 1 eh, no? Yes, po. Kenner, pakibaba ang konti. Teka lang eh. Yung sa 1 to 5. Doon lang maglalaro yan. Pero ni mo, 19. Sila 19. Sir, ipopromote din namin yung tataas. Oh, yung kami sa timbang. JC pala, sorry. No? Tataas. Actually, tumingin ko sa babae, sa 15 or sa 14. Pero kasi si... wala na pala si Boss Jimmy Balares, no? Kalis lang. Si Danny Tampipi kasi is yung huling laban niya. Ay nasa featherweight. So pwede natin siyang... itaas kung mahal eh. Hindi, nasa super bantam si Tampipi. Asan na ba tayo? Teka, wala featherweight na. Featherweight na. Ah, nasa featherweight na tayo. Yung bake, si Glenn Medora. Glenn Medora. Baka pwedeng... Teka lang. Para may ma-accommodate natin si Virgel Vitor. Sa ang pinagbasihan ko kasi ay ano, kumbaga, sino yung may mga huling loss from starting sa 15, baba, pataas. Mm-hmm. Ito lang basihan ko, ewan ko sa any comment from the group, no? Loss, may talo, tapos Kenner, ay... pakibaba nga, please. Doon sa 13, 14, 15. So, ang pinagpipilian lang natin dito ay si... Panalo si ano eh, Del Mar eh. So ang talo na simula ay si Richard Pumikpik tsaka si Glenn Medora. Si Pumikpik, however, yung huling laban niya ay dito talaga sa weight na ito. Pero si Glenn Medora, yung huling laban niya ay mas mataas yung weight niya. So I don't know kung pwede maging basis yun. Ha? Pakitaas nga basis po. Ako makita, eh. Thank you. Andan pa ba si Patrick? Kanila ba to? Okay lang. Tataas natin. Sir JC, sa amin yan. Medora. Medora. Okay ba itaas yan ng weight? Okay lang ba, Pat? Ganun hindi, din naman hindi. Eh. Hindi? Ano ba ang port? Kasi para nakikita ko lang kasi purpose ng crucial sa pagtaas ng mga ratings. Ganito ano. Isa sa mga importante basihan kasi ng rating yung lalo na pag nag-apply kayo ng letter of authority, palis. Wala namang rule na dapat let's say ko ilalaban sa featherweight. Ang lalabanan mo sa abroad ay super feather. Pwede yun. Eh, pwede naman yun. No? So kung yun ang iniisip ninyo, ay wala naman problema. Ganun. Or, umakyat ka, tapos ang lalabanan mo ay mas mababa, okay pa rin yan. So, wag lang yung sobrang layo. Okay? Kasi, ang iniwasan natin dun eh. For example, ikaw ay nasa play, tapos lalakdaw ka papuntang ano, halos light or super light. Okay, medyo malayo na yan. Kuha niyo. So, pwede ko bang matanong si Mr. Patrick kung bakit, ano? Eh, ano lang naman, no? Parang, bakit hindi pwedeng ilipat si Glenn Medora?
Anyway, sige, irerespeto naman namin. Parang ano lang kay Anwisan. Para lang alam alam namin in case. Pwede po ba, Mr. Patrick? Si Glenn Medora, Chief, baka Chief. Yes. Pwede naman siguro si Glenn Medora na lang lipat muna for the meantime. Si Glenn Medora ngayon sinasabi namin. Okay lang ba? Okay lang ba? Si Medora eh. Okay. Sige, Chief. Okay lang, okay lang. 1:30. Okay, so okay, kina kay Patrick. Oh. Okay, Sarbat. Thank you, Sarbat. Sige po, Chief. Chief, yung ano namin, ha, yung ipopromote din namin itong ano, bacon. Yung kay Jimeno ba? Ano? Apo, Jimeno at Jimeno versus Gimo, ano, Gomera. I think wala naman problema doon kasi sila yung, ano eh, mga riders, 1 and 2. Sa ngayon, yung Vitor, saan natin ni, ano, yung Vitor, saan natin nilalagay ito? Dito sa division na to. By the way, as to the date, kung kailan yung promotion, ay maisingit ko lang ngayon. Ay, may bagong resolution eh. Ang resolution ng IETF ngayon, dineclare from March 22 hanggang April 4 ay GCQ ang Laguna, Cavite, Rizal, saka basta nearby provinces ng ano, nearby provinces. So, parang bitin ng mga promotion eh. Pero hopefully, hanggang ano lang, hanggang April 4. Hopefully, so, hindi naman siguro, Chair. Oo nga, sana nga. Let's hope. Opo. Eh, May 29 pa naman. By that time siguro, Chief, okay na. Okay na ulit. Ang inaalalayan lang namin yung mga promotions na nakaschedule on ano eh. Yung mischedule na. April, opo. Mga April 20s or something, no? Kasi parang kapataas. Ituloy nila, oo. Oh. Pero hopefully, hindi naman taga sana. Anyway, sige, hintayin tayo. Ito muna, ang ano muna natin sa featherweight, saan natin pwedeng ilagay si Vitor? Sorry. Yung Vitor, saan natin pwedeng ilagay? Yung Wanto, okay na to. Yung Jimeno Gomera, asisto. Ay, won lahat eh. Lahat sila panalo eh. Sino ba yung Richard Bulacan na to? Tingnan ko nga. Baka pwede doon ilagay siya, ano? Richard Bulacan. Kenner, pakiangat lang please. Gusto kong makita yung one. Yeah, Jimeno, 19. So lahat sila 19 ang huling laban. Tapos panalo lahat. Pwede siguro si Pumikpik. Ako ha, kung tatanungin niyo ako, number 4. Sino? Number 4. Sino? Tapos down the line, baba. Si Vitor. Ay, number 1 si Vitor eh. Sa kabila eh. Kaya nga, sino nga mag... Bababa yun ng bababa. So number 4 si Vitor, bababa lahat. Yo, pwede yun si Vitor number 4. Agree ko. Oh, kasi you have to give credence din sa ano eh, 1 2 3. Tsaka panalo hindi, sila oh. Hindi, tsaka sa tingin ko pwede lang yang iyan oh, si Bulacan. Hmm. Diba? Oh. Ako agree din sa ano mo na number 4 si ano. Tama yun. Si Vitor. Si Vitor number 4. Hmm. Tas down the line na. Oo. Kasi number 1 naman si ano eh, si Vitor number 1 eh. Kaya hindi, at number ba? Number 4 nga eh. Hmm. Ako, yun sa akin lang ha, JC. Ulilipat sa dyan, number 4.
Hindi ako din nga sa ano ko, number 4 nga ano ko. Kaya inaano ko muna yung kung ano ninyo. Tapos down the line. Tapos yung sa pinakababa, pwede ba natin iangat ng konti? Walang talo si ano, number 15 eh. Sino may number 15 dyan? Del Martello? Hindi, yung sa baba niyan, sa baba, pinakababa. Di ba mag-alis tayo ng isa? Yan si Pelio. Yan si Pelio. Kakalaban na ng December. Lahat sila 19. Di ba? Ito, kahit angat natin. Di, yan, ipapalit kaya no? Kasi si Glenn Mendure, ililipat na yan eh. Para ma-accommodate si Vitor. Eh si Pelio, pwede ba natin iangat ng konti? Kasi panalo naman siya na 19. Si Pumikpik nga, lumaban ng 20, talo naman. Kahit ilagay natin after kay Rosales, pwede ba yun? Tutan, hindi nakakala yun. 930, 950, 1061. Ilang rounder na po kaya ito, Sir Daisy? Yung sinasabi ni Sir Rex. Or 8 lang eh. Hindi pa nakaka-10 eh. Pwede lang iangat siya hanggang 13. Hanggang 13, no? Tama. Ayun, kahit, bakit ano, iangat lang natin? Oh, siya ang ipalit kay, ano, Himidura. 13, tama. Ayun, pwede, oh. Para at least, maano naman. Ano, people? Pwede naman si Vitor, number 4? Agree ba kayo? Magsalita naman. Hmm. Okay lang po ba kay Mr. Arada yan? Mr. Arada? Mr. Arada, yes, are you there? Yes po. Okay, okay lang po. Sige, salamat po. Meron ba kayong suggestion? Rex, okay daw kay Mr. Arada, si ano, manager ni Mr. Okay, excuse me lang po. Sa featherweight po, di ba yung championship, the champion was vacant po. Di ba? Meron na po bang promotion na willing mag-promote for the championship belt po? Meron sir, kami sa Lorde. Ah, sige po, thank you po. Welcome. So, baka naghahanap ko yung kalaban, Pat. Baka gusto nila lumaban. Chairman, 1 and 2 yata po. Chairman, 1 and 2 po yata eh. Suggestion. Okay. Sorry. Okay lang po. Ayos na, sir. Wala nang comment? Kung wala, next. Okay na yan, sir. Okay. Okay na po. So, re-review ko lang tong ano ha, tong sa featherweight. Number 1 is Gemino, 2 Gomera, 3 Lausa, 4 is Virgel Vitor, number 5 Bulacan, 6 Bakunahe, 7 Paredes, 8 Lagos, 9 Peñalosa, 10 Otida, 11 Rosales, 12 Victoriano, 13 Alvin Medura, 14 Del Martello, 15 Pumikpik. Okay na po. Okay po, okay. Okay po. So dito na po tayo sa Super Featherweight. Sa aking ano recommendation, magkakaroon lang ng changes from 9 to 15. Si Suarez is going to 9.
si pangatlong si Balespin is ay Patrick, excuse, si Balespin ba hindi na magano magbabakter? Sir, tama ka dyan, Sir JC, nagkuha na nga po ng trainer's license. Sorry, hindi ko nasabi. So, bali ano natin, i-out na natin to, no? Out na natin, yes, sir. Copy. Okay, thank you. Copy, sir. So, nine, ang gawin natin, tapos ang magiging 10 natin is Alvin Yurong. Nagkaroon ako ng changes to nung. Alvin Yurong is number 10. Mansito is tumaas pa. Si Kanto, ibaba muna natin ang gawin nating 11. Sito. Si Mansito is number 12. Question mga sir. Si Medurbe anong kanina? So gawin natin si Medora, i-maintain natin sa 13. Medora. Oh, yung transfer kanina, yung Glenn Medora. Hello po. Ay, narinig niyo po ako? Wow. Question lang po. Napansin ko last si Albert Pagara may laban. Di ko alam anong division ba siya, pero nakita ko kasi yung laban niya, 130. Kaya ngayon ko lang naalala. Eh, hindi siya naka-rage sa kahit anong body, pero kakalaban lang niya 8 rounds kay Puton. Mag-aalis ba tayo, JC? Hindi ko alam. Hindi siya ano. Come on. Basta akong retain ko lang hanggang ano, hanggang 1-8 para... Sir Pao, sino yan? Si ano po? Albert Pagara? Albert Pagara. Pwedeng isama yun. Wala na ba siya sa world? Any world boxing body, wala na. Hindi ko rin alam kung anong division talaga na nalalabanan niya eh. O, i-defer muna natin. Next na lang siguro. Sabi ni Ronnie Rex, 130 dapat siya. Papasok, last fight niya, 130. I think si Albert Pagara, pag tinignan niya record niya, kaya siya nawala sa ranking. Matagal kasi sa world, kaya ano, matagal na nag-activity. Hindi, nakuha niya yung bantam title actually noong 2018 eh. Kaya nga matagal ng ano, kasi 18 ang ano eh, kaya nawala sa ranking to. Kaya nawala sa ranking sa world. So since hindi siya champion ngayon, baka pwedeng isama na lang kung may bakante. Si Jobs. Parang lumalabas sa noong 2018 nakuha niya yung title. Tapos meron siyang period of defense. Inabutan siya ng lockdown, pandemic. So hindi na nagalaw yung rating niya. Ratings niya. Parang gano'n nangyari, ano? So, question okay. Ngayon is, sama ba siya ratings o? So, Chief Jobs, yung huling laban niya dito sa IPA, panalo siya, di ba? Yun nga, kaya nga, ano eh, yun ang sinasabi ni Pao eh. And then, meron siyang schedule fight about. Isama na. Puno ba daw, Sir JC, sa division na yun? Puno, may ta-transfer pa nga eh. Si Medora eh.
Kaya parang kumbaga sa ano, puno. Kasi ma-out lang dito si Balespin eh. Dahil according to Patrick, hindi na eh. Yung mas mataas kayang division, baka pwede siya doon. Hindi ka? Hindi, baka talaga yung ano, yung division ng ano, ng susunod, yung lightweight. Yun, baka hindi kaya pwede siya doon? Yung pag-ara? Ewan ko sa kipag-ara. Ganun lang. Tignan na lang huling laban, baka... 1/3 boss nga, one ano lang. Like, ah, mababa. Oh. Super feather. Ah, mababa talaga. Mm. Sino nga yung puton? Sino ba yung tatanggalin dun sa division, JC? Balispin lang. Di ba dito rin tatanggalin siya na? Si... Wala na, Balispin nga lang, boss. Tatransfer nga dito ang Medora eh. Kumbaga sa ano nga yung kaninang Medora. Eh si, baka si Roman Canto pwedeng iakyat natin. Kasi yung huling laban niya, di ba, sa abroad, last Saturday, okay. Umakyat siya ng... Umakyat siya ng ano eh, ng factory. Super light yung inakyatan niya eh. Kasi yeah, ang natural eh. Weight niya is sa... Hindi, actually lightweight pala, sorry. Meron siyang lightweight, tapos ang nilabanan pala niya dun, super light. Kasi sa kontrata ay super light eh. Not to exceed, yun yung catch weight nila dapat. So si, ano siguro, si Canto pwedeng ilabas natin. Okay. Na lang. Lagay natin sa 14 para madali nang mawala. Oo, malaki na yung weight niya eh. So, sige, transfer na lang natin sa ano? Maraming kulang sa taas, oh, sa lightweight saka sa super light. Hanggang 13 lang. Sige, pag-usapan na natin kung saan ang ano to. Hmm. Sa Keller, patingin naman ng ano. So si Roman Canto at saka si Alan Balispin ang tatanggalin na. Okay. Okay na yan? Easy? Okay, boss. Okay na. So, ilagay na natin si kung sasama natin eh. Kung sasama natin si Pag-ara sa akin, pwede siyang gawing number 8. Ano siya palagay nyo? Sir Kenner, patingin nung ano mo? Nung ratings. Tapos, Tom Jun Manggubat, itataas pala ito. Actually, yan yung request ni ano eh, Mr. Jerome Calatrava. Hindi lang siya makapasok kasi may meeting siya ngayon. Ako si Tom Jun Manggubat. Kasi oh, hindi, May December kasi ito. Last year. Hmm. Hindi kasi kasama pa yung last time eh. So gusto mo? Oh, ano ba ang suggestion mo? Anong so, pwede daw eh, ang kailan ba yung laban niya, Jimmy? May laban December ba siya? Nung December 19. Huli? December 2020. December 19, 2020. Hindi pa kasi kasama ito eh. 2020, o. Oh. Talagang itataas to. So nagre-request sila ng pwede, taas. Kasi in general, again, dun tayo sa general rule na pag wala naman masyadong activity, wala activity lahat ng boxers ay eh, kumbaga wala less ang ano natin minimal ang movement unless meron lang ano activity. Yun ang general rule natin. Pero tignan niyo rin JC kung paano pwede itaas or Chief Jobs ang activity ni Tom Jun Manggubat last year dalawa. Anong 2020 ano December? Yes. Yep. Oh, October 7 tsaka December 19. Sige, okay yan. For consideration yan, JC. Ano, October 7, meron ba siya?
October and December daw, JC. Ah, October and December. Ito yung ano, no? Yung promotion ni na Jerome. Boss Jerome, no? Kalatraba. Yes, do. Yep. So okay ka. Saan to pwedeng ilagay? So dapat nga iangat yan, JC. Iakyat ng konti. Iakyat natin ang ano. Kahit isa lang siguro muna. Kasi Raymond Tempik eh. Ano ba to? Ano Jimmy, samang ano anong number? Ay pag ako tanungin niyo, mataas, pero siyempre ka magde-decide diyan. Sir Kenner, patingin nga ano nasa taas po. And thank you. Yes, moral hindi. Hindi siguro hanggang 4 lang. Wala bang activity nga na yung akita niya? Yung lalaklawan niya? Sina, 2019. Baka ako may napasama sa laban sa bagay sa Buanggaita. Sina Glenn Enterina, Ulysses Lagos, and Marbon Budyongan. Wala naman Kama yata ang activities yung mga yan. Ah. Ano, 2019. Hmm. Dalawa naman pa natin ni ano, Tom June, saka Mangubat. Tom June Mangubat na. So, ano ba ang panalo niya? TK o yung huli? Mm-hmm. Sino yung kalaban na? Empik. Maganda yan. Magandang laban nila yan. Empik. Yan, matapos na. Number 4 siguro, pwede na. Yung Tom John. Okay guys, narinig niyo ba ako? Wala pa, wala pa masyadong nagsasalita. This is the Games and Amusement Board Philippine Boxing rating. So what's happening here is that nirate po ang mga Filipino sana, boxers. Game na. Game boxing rating. So I think okay na lang yun, JC, kasi yung tatlong kalaban niya si Enterina, number 1 ay 2019 pa yung laban, si
Hindi, tsaka isang baba lang sila, kumbaga sa ano, kahit ano. Okay na yan. Pabor ba kayo si ano, Charlie Suarez magiging 8? Enterina Lagos for Jong ano for Jong mag hanggang ano magiging 7. Anong number po si Enterina sir? Magiging 5. So ngayon po pinag-uusapan po nila yung positioning po sa 130-pound division. Dito po sa Pilipinas, karamihan po ng rating ay nag-aagalaw lamang sa mga from 105 to 130 pounds. So 126 minsan. November. Pagdating po ng 135 pataas, medyo konti na po ang mga boksingero na naka-rate dyan. So itayin lang po natin at alam ko dalawang oras na tayo naka-live pero at least, mas makikilala niyo po ang ating mga Pinoy boxers at nalalaman niyo rin na pag medyo mas mabigat na, mas mahirap na makahanap ng mga boksingero na i-rate sa mas mabigat na level. Kailan po ba yung mababa kayo ng kahit isa lang? Si Mr. Glenn and Karina? Yes, sir. No problem, sir. Oh, okay na. Si Ulysses Lagos. Thank you, sir. So yung manggubat magiging number 4 na. Tapos yung panalo. Kay Ulysses Lagos po. May di representative ni Mr. Ulysses Lagos. Si Mr. Ulysses Lagos na lalaktawan po ni hindi kahit na ano, tingnan na lang natin yung kalaban eh, ano yung dyan. Yun ay November 2019 din yung laban. Wala bang rin laban ito? Ganun din si Marbon Budyongan. Last fight niya is May 2019. Talo siya by KO from Japan. Wala problema eh. Ah, wala problema. Kay Mr. Lagos po. Meron bang moderator? From Dipolog City. Baka kilala na Boss Vic Cabalo dito. Pwede naman number 6 yan, Chief. Ganyan din po, Interina 5, 6 Lagos. Bababa lang ng isa eh. Bababa lang ng isa. Bababa lang isa. Okay siguro, no? Okay. Magiging sa opo, sa kasi yung activity nila, Chip, 2019. Okay, okay. So, yung sa number 8 natin, ang suggestion ko, pwede na ba itong Suarez? Itaas ng gusto na? Pwede na yan. Pwede na yan, sir. Ano ba yung huling laban niyan, Sir JC? Ilang rounds? Ilang rounds kaya? 10-2 eh. 10 rounds. Oh, pwede na yan. Yes, at saka Olympian yan eh. Pwede na yan, sir. Opo. Opo. Kahit nga sa 7 niyan, Sir JC. Yung pinuntahan natin. Opo. Hindi ba? Sa 8 na lang siguro. Kasi nga, kasi may recent activity naman yan, sir eh. Kaya nga ako sa hanggang 8, from 14 to 8 eh. Oh, sige, okay na yan, sir. Pwede na yan, 8. Na ano. Tapos,
Sino yung 7 mo, sir? Yung nga, Bunjongan. Okay, sige po. So, si Pagara, gawin na natin 9. Pwede. Kasi world rated naman yan dati. Oh. Jimmy, Cebu, ano? Para masama sa rating kasi mag-aabro yata ito, ano? Nalaban. Okay ako dyan. Okay na sa number 9. Ano mga ka-ratings? Okay na yan sa 9 si ano? Mr. Albert Pagara. Okay na yan, sir. Okay na yan. Number na si Putong, gawin nating 10. Si Yurong, 11. Then, Mansito, 12. Si Glenn Medora, 13 din. Ano ba yung dati niya sa taas? Sino ba si? Si Glenn Medora, pinanggalingan niya. 13 siya dati, di ba? Teka. Oh, 13. So okay lang ba yun kay Baspat? Sir Patrick? Okay, okay po. Chief, okay, okay. Salamat Chief. Okay. 14. 14 yung Jason Tinampay. 15 na 2 plug. Sir, kaya na reviewin ko lang ah. Kung okay na sa lahat. Yung 1 to 3 natin, actually, oh yes, please arrange ma. Ang number 4 natin is si Tom June Manggubat. Number 5, Enterina. Number 6, Lagos. 7, Bodjongan. 8, Suarez. 9, Pagara. Number 10, Puton. 11, Yurong. 12, Mansito. 13, Medora. 14, Tinampay. And 15, na Tuplag. O sa mga ratings po, kung medyo po, ano, meron pa kayo. Okay na, sir. Okay na po, lilipat na tayo. Sa lightweight. Bye. Sa lightweight po, wala akong ginalaw, kundi dinagdag lang si Kanto sa last number, number 14. Kayo po, paki-review na lang po kung meron kayong suggestion pa. Kasi halos wala rin activity itong mga anong ito eh. Ang may huling fight lang po ng March, yung 2 and 3. Ah, 2 and 3? Pareho bang kayang nanalo? Check up po. Pero hindi rin mababago. Hey, halos kasi yung Bernardes, latest din yun, last year lang. Ano pa, mga October pa. Para sa akin, kung may activity man itong ano. O, tsaka pare-parehas naman kay, ano yan, kay Sir JC. Tsaka parehas na panalo. Yung ba tatlo? Yung 1, 2, 3? Tsaka pare-parehas na panalo, tingin ko. Okay na yan, Sir JC. So, dagdag na lang si Kanto. Sa number 14. Yun, o. O baka meron silang for inclusion, suggestion. Meron pang pang number 15. Wala pa isa. Pwede pa. Wala na, lipat na tayo. JC, oh. But number 14 si Kanto? The activity siya. US yan. O, talo nakaabot pa. Kayo, nakaabot ng 3 rounds.
Kaya nga talo. Lumna mo na yung 14. Sa dulo ba? Sa dulo? Kailan ba yan? I think kay Mr. Jun Gandes. Dalawang magkasunod na tayo, Chief. Hindi na nga yun. Okay. God bless you forever. Ano. Sige, sige. Do abroad. Okay, super light. Super light. Wala rin ako din eh. Walang mga may activity ng huli. Si Abdul Hamid po, number 2, nanalo. Oo, tama. Kailan? Kalaban niya si Gerald ba yan? Nung March. Itong ano? Itong March. Ano itong ito latest? O, hindi gawin natin ano, baliktarin na natin. Walang baliktarin dalawa. Kailan sino kalaban niya doon? Kailan? Po. Sino kalaban niya? Check up po. Magbaliktarin na lang natin kung meron mang latest activity si Abdul Hamid. Pwede, oo. Si Romeo Yan na lang, sir. Pinaka ano, para kung sakali mang gusto nila mag-promote, mandatory status masusunod. Kasi number one siya. Magbalik ka rin na. Yan o, si Abdul Hamid magiging number one. Panalo naman yung huling laban, sir. Ano po? Nung Abdul Hamid? Ano dito nga sa itong mat? Itong 17 ba? 17 ba? Oh, 17. Ayun. Okay na yan, sir. Okay. Ano po? Lipat na tayo sa ano? Welter. Welter. Last na. Oo. Oh. Yung welter, yung J. Arison, may latest activity. Ang suggestion ko is tataas from number 3 to number 1. Then, down the line na. Kenneth, pakitaas mo si Arison sa number 1. Yan po. Okay na. Paki ano na lang po, paki review na lang po kung okay na sa inyo. Sir Pao, any comment? So kung wala na po, punta tayo sa kwan, sa Axel Domain. So far, so good ang naging, hello. Paolo, 5 o'clock, Paolo. Bukas yung mic. Meet muna kita, Sir Paolo. Maksarap naman po. Ang candidate lang po natin, yung lumaban po ng World Championship, si Big Saludar and Robert para Rene Mark Cuarto. Ah, parehong world. Parehong world, isang IBF and isang WBA. Pareho na siguro. Pwede ba dalawa ang boxer of the month natin? Pareho naman date 'yan. Yung kay Big Saludar po vacant, tama po ba siya? Vacant. Bekat. Bekat yan, sir. Sir, pwede siguro, ano, pwede siguro if I may suggest po, sir, para walang, ano, para walang, sabihin natin, win-win solution, kasi medyo pareho ng timbang, parehong ginagawa sa Pilipinas, parehong Pinoy sa Pinoy, baka ho pwedeng gawan natin ng special, ano, special consideration na co-boxers of the month na lang. Anyway, wala namang sigurong ganun na. Ito nang parang ano siya kunyari, ah, si
boxer of the month. Big saludar ko, boxer of the month. Ganun. Ganun na lang. Dalawa sila. Equally, ano, kasi parehong work. One week apart lang. Tapos, during the pandemic, napakahirap mag-promote ng World Championship. Dalawa pa sila. One week apart lang. The same naman yung period ng labanan nila. Pareho ng legitimate World Championship. IBF tsaka WBA. Yun lang po akin. Tama po, Ton. Okay, okay, Ton. Okay na. Boxers of the month. Thank you. So, dito po nagtatapos ang ating ratings. Anyway, salamat po sa mga umaten, sa mga nagkaroon ng konting question. Sa ulitin po, sana po sa mga ka-ratings, invitation po, lagi po tayong sana maging present para maibigay natin yung ating mga komento or yung mga suggestion kung ano man. Ganun lang po. Salamat po. Chief, konting pananalita. Thank you po sa mga dumalot. Hindi ko na po patatagalin at lunch time na. Salamat po. Kay Chairman na pala. Salamat meron, po. Merong food for everybody will be delivered. Basta maaga ibibigay yung invitation dun sa mga nag-confirm magpapadala ng pagkain. Dun sa next. Kahit na nasa Siku ka pa o nasa sukat ka, merong i-deliver. Salamat po, Chairman. Salamat, Chairman. Di po ako mag-aaral. Salamat. Pare, nagsasakyan ka, Tony. Nasa biyahe ka. Oo nga, kanina pa ako nakatin sa bahay pa lang. Ngayon lang. Ganun ba? Video. Invitations will be sent. Those that will confirm, including your address, papadala yung pagkain. So, it's a net meeting. So, isang taon na tayo. Dapat by now, naka-adapt na tayo. So, we will do that in the next boxing ratings meeting. Tignan mo, umalis na si Sambuanga. Gutom na. Chairman, I sent you a messenger. You should check it out. Wala akong messenger.